Natin itong ano yung pag-alis natin mula Pilipinas. Share ko lang, no, pang 3 times ko na tong alis at maiwan yung pamilya tsaka yung importante yung mga anak tsaka makakaramdam ka ng lungkot tsaka masakit sa puso, di ba, na maiwan na naman ulit yung mga anak mo, pamilya mo, malayo ka na naman ng ilang taon, tsaka ilang Christmas na hindi mo makakasama, o kaya mga birthday ng anak mo, graduation ng anak mo, yung mga special day na hindi mo makakasama yung pamilya mo, yun yung mahirap sa isang OFW kasi, di ba? Yun nga sabi nila, yung pinakamatapang siguro na tao yung OFW nga kasi, di ba? Titiisin yung lahat, lungkot, pagod, o kaya lahat, magsisinungaling ka pa na okay ka lang na hindi naman para sa kanila. So bilang isang OFW, ang dami nga nagsasabi na walang ipon, ilang taong ka na nag-upload, wala ka pa rin na ipon kahit halimbawa pang negosyo na makakasama mo yung pamilya mo. Mas madali yan sabihin sa isang hindi siya OFW, kaya hindi siya malayo sa isang pamilya niya, kaya parang mas mabilis siyang sabihin at madaling sabihin na tagal mo na sa abroad, ayan, wala ka parang naipon, gusto mo makasama pamilya mo, mag-ipon ka, pero hindi yan ganyang kadali kasi noon sabi ko nga 2 years lang, enough na, makakapag-ipon na ako niyan siguro para pang negosyo o kaya pang pundar na makakasama ko yung pamilya ko, pero hindi. Ang dami-dami yung WO na tumagal na dito, umabot pa ng 40 years o kaya 45 years na yung mga kamandan. Hindi na naman dito sa Philippines. So,
napapagaan yung pamumuhay ng pamilya na meron kang abroad, 'di ba? 'Yun yung katotohanan. Sa atin kasi, katulad nito, 'di ba? Katulong. Pagkatulong ka, siguro sa 100%, 1% lang yung katulong na medyo magaan-gaan yung ano, yung kinikita na parang katulad ng abroad. Pero kadalasan yung mga katulong dyan sa Pinas eh magkakaano lang din yung sinasahod, kakarampot lang din, kulang pa nga sa pamilya eh. Kaya proud din ako naging isang OFW na hindi lang ako, pamilya ko, may ibang tao din kaming natutulungan. So ayan, masaya ako doon. Yung malungkot lang sa amin kasi nalayo kami sa pamilya. Pag malayo sa pamilya, lahat ng sakit, lungkot, mararanasan mo. So, siguro, magiging strong pa. So, sana, dinadasal ko lang na darating yung time, makakasama ko na rin yung pamilya ko. Pamilya ko ng anong, nung meron na kaming kinikitaan, no? Diba, parang livelihood ba, na hindi na ako lalayo. At saka makakasama ko na rin yung pamilya ko. So, ayun guys, share ko lang. At saka sa abroad, mararanasan mo yung ano, yung hindi mo dapat mararanasan pag nandiyan ka sa Pinas. Ayun na. So, thank you so much. Sana sa pag-share ko ng kwento kong ito na bilang isang OFW, nakaka-relate kayo. So, God bless everyone. Sana po suportahan niyo po yung channel ko. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, paki-like na rin po. Subscribe na rin. Paki-click na lang yung bell button. Click all para